Kilala ko sila. Ayaw tinulungan yung babae. Wala ka nang dapat ikatakot, Binibini. Wala nang sasalbahe pa sa'yo. Oh my gosh! Diba? Oh my gosh. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Ako nga, kaibigan. Ang galing mo mag-acting. Mas lalong dapat katakutan ay ang mga Friday. At ang mga makapangyarihang mapang-abuso. Mas sila ang higit na tulisanis kaysa dun sa mga nakaharap natin kanina. Kawawa yung mga nasa baba, no? Paiwan na muna kita, baby. Grabe. May mga aral talaga dito na makakarelate yung mga Gen Z, lalo. Ayun na naman! Yung alitap-tap! Ikaw na naman. Naku! Kinikilabutan ako, grabe. Parang yan yung bantay niya talaga. Hanggat walang nakapag-aaral na kaparis ni Crisostomo Ibarra, walang mag-aaklas laban sa atin. Babu. Babu? Malawang beses mo na ibinigkas yan sa akin. Ano bang ibig sabihin ng babu? Nakakatawa. Sito si Arnold Clay. Ang kulit ng karakter niya dito. Marites. Naging modern na si sir. Tignan niya na yung Marites. Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, another day, panibagong araw for us to react to Maria Clara at Ibarra, ang pinakabagong teleserye ng GMA. Ano ba naalala ko kahapon? Papunta na sila Ibarra and si Clay and si Fidel sa San Diego, kung saan actually nakalibing yung tatay ni Ibarra. And nagtatalo si Fidel tsaka si, ano, si Clay. Para may LQ sila. And sinship namin sila, Filay, Fidel and Clay. Kaya, ano lang, ang cute lang na nag-aaway-aaway sila doon. Kasampal pa nga siya, di ba? And si Maria Clara naman ay susunod din sa San Diego. Pero parang pipigilan ito ni, ano, ni Padre Damaso. And nakita natin kahapon na parang mas may right pa si Padre Damaso na magdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay ni Maria Clara. Which actually made me question yung pamamaraan nila dati. Mismo yung tatay, sinabihan siya na ano ang karapatan mo. Yung tatay yun, sinabihan. So I was asking kung alam ba ni Kapitan Tiago na hindi niya anak si Maria Clara. Kasi parang hinahayaan niya si Padre Damaso na i-control yung buhay nito. Pero sabi niyo nga, ganun siguro yung takot nila dati sa mga praile. Dahil makapangyarihan ito. And siguro iniwasan lang din ni Kapitan Tiago na magkagulo-gulo sila dahil mahirap nga kalabanin yung praile, pwede kang mamatay. So ayan guys, ready na yata tayo panoorin tong episode 9. And oh, marami pa lang nagbe-mention dun sa Alitap-Tap, parang yun yung bantay ni Clay. Nakaka-excite siya. Meron din nagsasabi na yun si Professor. So parang bantay nga siya ni Clay. Palagi siyang nandoon. Nagmamasid-masid and napapansin siya actually ni Clay. So, ayun, ang mga kahakal ng mga viewers natin. Sana soon maliwanagin pa tayo kung ano talaga yung role ng Alitap-Tap dito. So, anyway guys, ready na tayo. Panoorin natin yung episode 9. Amigo, sabihin mo nga sa akin. Saan ko pala pulot yung pinsan-pinsanan na yun? Wait. Palagay ko. May nagsasabi na parang on the spot daw yung sampal na yun. Wala siya sa script nila. Kung ganun man, grabe. Automatic pala si Clay, depende sa takbo ng acting nila. Kung kinakailangan, sasampalin niya rin. So, great job kung ganun. Why? Naaliw na ako dito sa ating bagong kaibigan. At sino ba, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria Clara na hindi ito yung sinasabi ko sa akin? Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa iyong kabuhayan kapag ka pati ikaw ay kumalaban sa akin. Hindi mo naman siguro naisin na mangyari sa iyong nangyari sa Manibara. Patawarin mo ako, Crisostomo. Mga mahal na poon at mahal na birhen. Ngunit
Kailangan ko pong bawiin ang aking mga padasal sa inyo. Marahil mas mabuti siguro. Grabe. Mapahamak na lamang si Crisostomo sa kanyang paglalakbay kaysa matikpan niya ang puot sa kanya ni Padre Damaso. Pakiusap, Ginoo. Huwag yung lamay-damay ang aming kasamang babae. Sino mas papanigan ninyo, ha? Ako o yung mga mistiso na yan na may dugong dayuhan? Ito! Tumag ka sa akin! Hey! Paniga! Parangawan niyo na! Halika na! Tumahimik at tumigil sa'yo! Halika na! Tawad mo ako! Walang yak! Sumunod ka na sa akin! Tapahin mo sumunod! Halika sa atin! Ayun na! Lo! Si Sisa! Si Sisa yan! Sila. Ay, hindi pala. Sorry. Yung tinulungan yung babae. Wala ka nang dapat ikatakot, Binibini. Wala nang sasalbahe pa sa'yo. Oh my gosh! Wala! Sa isang babae, oh my gosh. Na parang kalapating bababaan si Pat. Pwede, Kay! Buti na lang talaga. Magandang araw po, ate. Ay, nagmunga din yung kabutihan ni, ano, ni Clay. Ang pag-asa sa inyong pagdalaw sa akin. Pakawalan niyo na po ba siya agad? Galing niya mag-acting. Laura, salamat po. Diba? Oh my gosh. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Ako nga, kaibigan. Ang galing mo mag-acting. Huwag niyo silang galawin! Gusto hindi tayo siya. Masasamang tao na gaya ng mga Kastila. Kaya nararapat parusahan, lalo na't manghahalay ng babae at walang laban. Lucia. Lucia. Paano mo silang nakilala? Naging mabuti sila sa akin. Siya. At ang Ginoong yan, sila ang tumulong sa akin upang makalabas ako sa tiitan. Kung ganun, ako'y nagpapasalamat sa kabutihan na gawa niya sa aking kapatid. At humihingi ako ng paumanhin sa masamang asal ng aking kasama. Kami ang dapat magpasalamat sa inyo. Lalo na't dumating ang iyong kapatid para iligtas ang aming kasama. Napakagaling ni Clay. Nakakadala yung aksyon nila dito. Na. Grabe. Baka tayo pa'y maabutan ng mga gwardiya sibil. Hanggang sa muli, kaibigan. See, yung good deeds ni Clay, bumalik sa kanya sa tamang panahon talaga. Grabe. Thank God. Ang buong akala ko talaga yun ang katapusan natin. Akala ko si Sisa yun. Pero gusto ko yung scene na yun. May aral naman tayo doon na ano na pulot. Hindi na... Wait. Hindi na, ang tawag dito, hindi na go to waste yung mga kabutihan natin. Hindi mo natin kaagad makukuha yung balik nito. But later on, sometimes in perfect timing pa, dumadating yung kabutihan pabalik sa atin. So, keep on spreading goodness, guys, and be kind. Patingin, maigi pa pagkakabalot? Oo, yan. O yung mga prutas, ha? Baka madurog, ha? Nauna na ho pala, papunta ng San Diego si Victoria, kasama ang kanyang hermano. Mabuti naman at makakasama niya yung kapatid niyang lalaki. Bueno, huwag niyong kalilimutan dumaan sa bagong kura. Magdala kayo ng regalo. Mahilig daw si Padre Salvi sa masasarap na pagkain. Kaya nagpadala ako ng hamon iberico at mga frutas. Si Papa. Huwag kang mag-alala, Primo. Frutas. At naiayos ko na. Oh, siya sige, dali na yan sa karwahe, ha? Primo, mabuti naman at sasamahan kami ng Guardia Sibil para sa mga tulisanes. Salamat sa mga kumpadre kong matataas ang rangko. Walang tulis ang makakalapit sa inyo, lalo-lalo na sa iyo, anak ko.
Pinasamahan niyo rin po ba sa mga lugar sa civil pag malapit ka saan? Lalaki naman yun, hindi na kailangan. Marahil na doon sa San Diego, kaya sige na, makanda kayo. Diyos os cuide. Muchas gracias, Papa. Na Diyos, babasiha. Galing magsalita ni Julie. Oh my gosh. Salamat. Wait lang ah. Yung mga damit nila dito, napansin ko lang, hindi putyo-putyo. Hinanapan siguro talaga nila ng supplier na maganda, na lihiti mo yung pagkagawa. Kaya ang ganda ng mga ano nila dito, ng mga attires nila dito, yung mga wardrobe nila para sa teleserye na to. Kaya congrats dun sa mga ano natin, sa mga stylists and yung mga in charge sa damita nila dito. Oh, para may settlement dito, may community. Dalawa San Diego pa. Na ba to? Ay, hindi pa. Salamat. Maglalakbay pa rin yata sila. Sir, kape niyo po. Gracias. Ang taray ng sasadan ng kape. Igisingin ko po ba yung kaibigan yung ewan? Senyor, senyorita, eto na po. Ano yan? Parang ang sarap. Sabon siyang kamuhian. Mabuti pa, hayaan mo na lamang siyang umidip. Ikaw na lamang ang uminom niya. Sir Ibarra, salamat nga pala kanina, ha? Sinubukan mo akong iligtas. Akala ko kasi talaga. No. Ikaw ang sumagip sa ating lahat. Kundi dahil sa ginawa mo dun sa Luthia na yun, Luthia, malamang ay napahamak na tayo sa mga tulisan. Pinag-aadya pa rin tayo ng Panginoon. Pero alam niyo, sir, hindi ko rin naman masisisi si Lucia kung isa na siyang tulisan ngayon eh. Kasi sa totoo lang, naiintindihan ko siya. Oo, may aral naman tayo na ano, napulot. Ang totoo niya ay, ang mas lalong dapat katakutan ay ang mga fraile. At ang mga makapangyarihang mapangabuso. Mas sila ang higit na tulisanis kaysa dun sa mga nakaharap natin kanina. Kawawa yung mga nasa baba, no? Maiwan na muna kita, baby. Grabe. May mga aral talaga dito na makakarelate yung mga Gen Z, lalo. And makakapagpaunawa sa atin ng sitwasyon. Like, sa ngayon, na pwede niya apply. Ayan na naman! Yung alitap-tap! Ikaw na naman. Naku! Kinikilabutan ako, grabe. Parang yan yung bantay niya talaga. Sayang. Hindi ko natapos pa sa inyong muli. Ano kayong mangyayari kay Sir Ibarra? Hello. Hala. Operasyon. Operasyon ang payo sa akin ng Dr. Hernando. Sa edad kong ito, no importa. Mas nanaisin ko pa mamatay na lamang. Bueno, ¿qué tienes para mí? Inutusan ninyo ako kailan lang inyong reverensya. Narito ako para mag-ulat. Muy bien. Sa aking palagay ay nakilala mo na ang anak ng muertong ere. Si Padre, nakilala ko na si Crisostomo Ibarra. Palagay ko ay hindi siya isang tonto. Bagamat marunong siyang magalit, tiyak kong madali rin siyang takutin. Batid kong hindi siya gagawa ng kung anumang kaguluhan kahit malaman niya ang buong naganap sa kanyang ama. Paano ka nakakatiyak diyan, Hernando?
Ikakasal ang binata sa anak ni Kapitang Tiago. Masumurin sa mga pare ang ama ni Maria Clara. Hindi na naisin ni Kapitang Tiago na lumikha ng kaaway, na lalo na't magdudulot ng kawalan ng kanyang kalayaan o kayamanan niya. Nila ni Crisosto Ibarra. Kaya batid kong hindi kakalabanin ng binata. Sino man sa mga friar. Grabe, no? Mainam kung gano'n. Wait. Kasabot yung mga pari lahat. Grabe. Hanggat walang nakapag-aaral na kaparis ni Crisostomo Ibarra, walang mag-aaklas laban sa atin. Hindi mamumunga ang anumang paglaban o mga puna sa atin ng sinumang Indio. Grabe. Ayan, kinakarama na tuloy yung pari na yan. Alis na tayo sa San Diego. Inuubo-ubo na, masama pa rin yung mga ginagawa. Ano po, Padre? Tumating na sila. Kailan kayo nakarating? Kani-kanina lamang. Hindi tumigil ang biyahe para mabilis kami makarating dito. Ah, nandiyan din yung Padre Salvi. May bagong kura na pala dito. Kuya, may dayo yata. Manahimik ka, Crispin. Ira sa dentro, Basilio. Vamos. Yun na si Crispy tsaka si Basilio. Si Crispin at Basilio? Crispin at Basilio. Crispy talaga yung sinabi ko. Gutom yarn. Ang ganda ng simbahan. El hijo del diablo. Grabe ang diin ng pagkasabi niya. El hijo del diablo. Bagay din siya sa role niya, no? Parang mestizo yung si Padre Salvi. Narito na tayo sa aming tahanan, Miss Clay. Hindi ba't ang binatang yan ay si... Si Dennis Padilla? Señor Crisostomo Ibarra. Uy! Magandang araw po, Señor. Magandang araw din sa Katiwala inyo. Pala siya, si Dennis. Maraming salamat at magandang araw din sa inyo. Nabatid po namin na sa tagal-tagal ng panahon ay saradong-sarado po ang inyong kabahayan. Mula po nung mamatay ang inyong ama, paminsan-minsan na lang po kami dumadalaw sa inyong bahay. Kami po'y nag-alala kasi baka po mapag-initan kami ng mga kaaway ng inyong ama. Tulungan na po namin kayo. Huwag na, nakakahiya naman sa inyo. Wala po kayong dapat ikahiya. Kahit dito man lang po'y makabawi kami sa kabutihan po ng inyong ama sa amin. Napakabuti ninyo, ngunit hayaan nyo na kami. Sapat na sa aming malaman na sa kabila ng lahat ng nangyari, ay marami pa rin nagmamahal sa aking ama. So, mabuting tao din yung tatay talaga ni Iba. Mabuting pagtingin kay Don Rafael. Kahit na binansagan siyang Erea at Pilbistero. Manahimik ka at makarating ka sa mga pride. Makadamay pa kami sa inyo. Maaari bang bumalik na kayo sa inyong mga ginagawa? Paumanhin ho. Tawagin nyo na lang po kami pagkailangan nyo po ng tulong, Senyor. Maraming salamat. Ah, Senyor! Kontrabida yung Fidel dito. Ang kainis. Sana nga may ano, may character change si Fidel dito. Ang ganda ng mga lugar, ng mga nila dito. Mga pinagkunan nila ng... Alam mo yun ang mga shots? Ayan, no? Para kay ano to, Maria Clara. Sa paglalakbay niya. Napakamadasalin nila, no, ng pamilya ni Maria Clara. Senyor! Napreserve din talaga yung bahay. Sa Ilocos pa rin ba to or sa Viga? Thank you.
Ganda ng musical scoring dito, oh. Yung music. Matagal nang walang tao yung bahay. Pasensya na po kayo. Senyor, hindi na po ako nakapaglinis ng bahay. Naunawaan ko yun, mga dong, at wala kayong dapat ipag-alala, lalo na't nandito na ako. Hindi ko ayaw mga dong. Kayo. Salamat, senyor. Amigo, mauuna na ako. Magkita na lang tayo muli. Adios, amigo. Adios, amigo. Mga dong. Sige po, senyorito. So, saan pupunta yung si Fidel? May bahay din ba siya sa, ano, sa San Diego? Good evening, Clay. Nagpaalam na ako kay Ibarra. Ikaw nang bahala sa iyong senyor. Sige, Sir Fidel. Patid kong nauuyam ka pa sa akin yun. At ganun lang naman ang nararamdaman ko sa'yo. Ngunit, wala nang ibang maaasahan ng aking kaibigan kung hindi tayong dalawa at si Maria Clara. Kaya binibining, Clay, kung ano man ang kaguluhang mangyari, puntahan mo na lamang ako sa aking kumpanya sa Maglipol Empresa Commercial. Doon sa isang gusali bago dumating sa simbahan. Okay po. Babu. Babu? Malawang beses mo na ibinigtas yan sa akin. Ano bang ibig sabihin ng babu? Nakakatawa. Goodbye. Nakakatawa. Visit to si Arnold Clay. Ang kulit ng karakter niya dito. Mga gamit niyo at ihanda ko na po yung makakain. Ay, may harp po. Gracias. Si Mang Adong. Picture ng ano niya, parents niya. Galing ni Dennis, konting galaw lang sa mukha niya. Alam mo talagang marunong. Grabe pala, sir. Ang laki ng bahay niyo. Marami akong lilinisin. May sweldo po ba ako doon? Joke. Okay lang naman po sa akin. Hindi naman ako nagre-reklamo. Matanong ko lang po, tayong dalawa lang po ba titira dito? Binibining, Clay. Maaari bang manahimik ka muna? Seryoso talaga, girl. Siguro po nasasaktan kayo ngayon kasi kauwi nyo lang tapos nalaman nyo wala na yung magulang mo tapos ito pa yung nadatnan nyo dito tapos ngayon makikita nyo siya. Bukas nga pala ito, Dos Los Santos na. Kaya't magpapasama tayo kay Mang Adong sa simenteryo upang bisitahin ng libingan ng aking ama. At siya nga pala, ipapakilala kita sa lahat ng mga taga rito bilang aking pinsan. Nung sa gayoy, hindi tayo maging laman ng masasamang usap-usapan ng mga Marites. Ano nga ba yung tawag ito? Marites. Wala ka, tinuruan mo ng bagong word. Gen Z na word yun. Visit. Oh my gosh. Oh my gosh. Saan ko po dadalhin yung mga gamit nyo? Diyan na lamang sa kwarto na yan. Usted, marami namang silid dito. Mamili ka na lamang ng para sa'yo. Bahala ka na. Bahay. Buti hindi siya takot, no? Kasi may mga taong takot sa mga malaking bahay. Pero at least,
Naging modern na si Sir. Tignan niya na yung marites. Gagi! A little wizard. O, oh, diba? Alam na ni Ibarra yung marites. Grabe yung mga furnitures dati, o, oh, no? Gawa sa kahoy talaga. Ang bibigat ng mga ito. Uy, naku, nagbubunot. Matagal na ako din nakakita ng bunot talaga. High school pa ako na last na gumamit niyan. Nanalamin pa nga. Ano ba yan, anak? Bilisan mo lang at maghahapon na tinaantay na tayo ni Andong. Ay, Diyos, ano ba yung dinalaro mo? Uy! Uy! Isa pa na! Isa pa ganda na! Pala! Uy! Why? Ito na! Isa pa! Isa pa! Uy! Naalala niyo yung nanay mo. Isa pa na ko, ayan! Isa pa na! Isa pa na! Ganda pala! Ay, na naman nakakayak na naman. Oh my gosh. Grabe ka, Barbie. Nananakit si Barbie dito. Ang galing niyang umarte. Pag namimiss mo yung nanay mo, tapos napanood mo to, nako, magiging emotional ka. Grabe yung luha, oh. Dapat may award to si Barbie dito, eh. Senyor, pumapatakong luha doon sa table. Totoo po lahat ng sinabi ng matandang Kastilang sundalo. Ganon po ang nangyari sa inyong ama. Maraming salamat sa pagpapatotoo. Iwan niyo na ho muna ako. Sige po, senyor. Mag-iisip muna siya. Mamuni-muni. Ang salimuot ng sinapit ng buhay niya, no? Pag-uwi niya, wala na yung tatay niya. Tapos wala namang kasalanan yun. Masok si Clay. Sir, malinis na po yung kwarto niyo. Doon na po ba kayo? Namatay ang aking ama. Nawala ako sa kanyang tabi. Namatay siya sa mga kamay ng taong inaakala niyang mga tunay niyang kaibigan. Halos parehas po pala tayo, sir, no? Parang ulila na rin kasi ako, eh. Pareho nyo, isang pitik lang nawala sa akin ng lahat. Katulad nyo, nakakulong din ako sa sitwasyong to, sa isang komplikadong kwento. Gaya nyo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Alam ko na kung ano ang maaaring mangyayari sa akin. At yun ang ikinatatakot ko. Kung hindi ko lalabanan ang galit na namumuo ngayon sa akin. Bakit? Ano po bang mangyayari sa inyo? Hmm.
ka. Alam na ni Ibarra yung mangyayari sa kanya. Kaya siguro lalaban na lang din siya. Para alam mo yon kahit paano. Makaganti siya, no? Siguro. Kesa naman antayin lang niyang unahan siya. Ang bilis ng oras, grabe. Panoorin natin yung susunod na ano na episode dito. May teaser to eh. Galing ni Dennis, ni Barb. Lahat sila dito actually. Grabe yung mga tisa dito. Nakakadala yung acting nila. Sabi mo sa akin, hindi paparoon sa San Diego si Ibarra. Ayan na. Ngayon malaman lamang ko, nandun ang impertinenteng yun. Pinilog mo ang aking ulo. Sinong nagutos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking mga? Huwag ko kayong magalit sa akin. Utos yun ng kura. Si Padre Damaso ba? Mag-isip ka. Oh my gosh, ang bastos. Kung nararapat si Ginoong Ibarra. Grabe yun, dinukay, tapos sinapon sa ilog. Ito pa isa, si Salvi. Crispin, Basilio. Takot sila. May trauma yung mga bata. Oh, grabe. Ang intense na. Nakakagigil yung ano, yung bangkay, hinukay, tapos tinapon dun sa ilog. Visit tong Salvin na to, isa pa to eh. Ang daming mga ano dito, mga anak ng, tutong anak ng Diablo dito sa, sa ano na to. Teleserye na to, nakakagigil. Ano bang ano natin ngayon, araw? So ayun, parang si Clay, nakaka-relate siya kay, ano, kay Ibarra. Sa mga nangyari sa kanya. So, parang perfect. Parang like full circle, no? Yung situation ni Clay. Kung saan siya nanggaling, dun sa pinuntahan niyang mundo, nakikita niyong sarili niya. So, nakakatuwa na may mga ganitong twist dito. And, hindi pa natin nakikita kung gaano magalit si Ibarra, which is kinakatakot ko rin kasi alam mo yun, baka magulat ako. And wala pang character development si ano, si Fidel. Meron ng konti nung parang nag-reconcile siya doon kay ano. I mean, na-recognize niya na hindi sila nagkakasundo ni Clay. So kahit paano may recognition doon. Sana naman magkabati sila kasi sila lang talaga yung ano kaalyado ni ano dito, ni Ibarra. And kailangan silang dalawa dito sa storya para kahit pa paano hindi ganun katindi yung maranasan siguro ni Ibarra, hopefully. And yun nga, thank you so much guys. Kung umabot kayo hanggang dito, maraming salamat sa panonood kasama ako. And ayun na nga, binawas-bawasan ko na yung pagsasalita habang nagsasalita sila kasi may nagsasabi sa akin na, may nare-request sa akin na kung pwede daw, i-post ko na lang daw muna bago ako magsalita. So tama naman din. So maraming salamat. And there you go guys, that was my reaction. Thank you so much for watching. And last day na. Yung i-react ko na episode 10 sa linggong ito. So, ang lalim ko mag-Tagalog, boys. Nahawaan talaga ako. Yeah, for this week. Yun nga. And see you again sa susunod na reaction natin. Thank you, guys!